Hi guys! It's the weekend again. Happy day! Nasa Galaan kami ngayon. Nagpa-car window tint kami. So, magdadalawang oras na kami dito sa dealership. It will take about 2 to 3 hours daw. So, antay-antay lang kami. Bali, after this, punta rin kaming Asian store. So, mamili kami ng mga Filipino foods. And update ko kayo mamaya. Hi guys! Happy Sunday! Hindi ko na natuloy yung vlog ko kahapon. Kaya tinuloy ko ngayong Sunday. Bump update! I am 25 weeks and 4 days pregnant. Ay, lumalaki na si baby. Okay guys, nandito naman tayo sa isang kwarto ulit kasi si Francis nanonood ngayon sa sala. At swerte ko, nakapag 2 days off siya nang magkasunod. So siya nagluluto ngayon. Kahapon, nag-ano kami, nag-lechon kawali. Tapos ngayon naman, nagluluto naman siya ng paksiw na bangus. So, excited na akong kumain. Yung mga specialty niya guys, yung mga ulam na hindi ko niluluto, siya yung gumagawa. Like yan, yung paksiw, yung lechon kawali, yung munggo, kare-kare, yun yung mga specialty ni Francis. So the rest, yung mga common like adobo, nilaga, sinigang, yan naman ang mga specialty ko. So yung kwarto na to guys, ito yung magiging future room ni ng baby namin. So ngayon, empty pa siya. Dito rin ako nag-treadmill. Kapag ready na si baby, matulog sa sarili niyang kwarto, or should I say, ready na kami, doon namin ito aayusin. Ayun, 25 weeks and 4 days pregnancy update. So far, up to this day, masarap pa rin ang tulog ko sa gabi, tuloy-tuloy. Wala namang problema. Tapos, hindi rin nga ako gumigising ng sa ating gabi para umihi guys, minimake sure ko lang na bago ako matulog, umiihi ako. Pero, hagising ko sa umaga, yun, iihi na ako agad. Tapos, this second trimester din, na-experience ko din yung pulikat sa paa. Pero, usually, once in a week lang. So, ginawa ko nung na naramdaman ko yun kasi masakit din siya. Minimake sure ko bago ako matulog, nagsistretching ako. Ay, napaka-behave naman nitong Lucy. So, si Lucy, makatita talaga to guys. Pag nandito siya sa bahay, kahit saang sulok ako ng bahay, lagi niya akong sinusundan. Papabanyo ba yan? Or sa kwarto? Or nagluluto ako? Lagi nakatabi sa akin. Si Pepper naman yung maka-daddy. So, pag nandito si daddy niya, si Francis, doon lang lagi siya nakadikit. Kailan ba nag-show yung aking baby bump? Actually, nag-show siya almost 20 weeks na ako. So, that's around 5 months. So, i-insert ko yung picture. Baby kicks. As of 25 weeks, very gentle pa. So, siguro comes third trimester, no? Mas malakas na. Na-experience ko yung first kick ni baby around week 19 ko na, guys. Na parang feeling na may gas ako, fluttery siya. Noong mga unang beses nga, nakikiliti pa ako. So, nakakatuwa. Nakakatuwang ma-experience. Sana nga ba ang mga natitira naming embryos? We have 2 left at nasa fertility clinic namin sila ngayon at nasa isang lab sila. So, this year actually is the first year na nagbabayad kami ng storage fee.
So, depende yata yun kung ilang embryos ang isustore mo. Pero, para sa amin, ay nagbabayad kami ng $800 per year. Pwedeng one-time payment, pwedeng installment din. Gaano katagal pwede i-store yung embryos? Wala naman, guys, eh. You can store it as long as you want it. At ang alam ko, last year, 2020, may nakita kong balita na ang oldest embryo stored daw ay led to a successful pregnancy, baby girl nga daw eh. 27 years siyang naka-store sa lab. So, wala namang certain limit kung hanggang kailan naka-store ang mga embryos. I-store muna namin sila hanggang sa ready na kami ulit sundan si baby. At syempre, masusundan. Nalek ba namin ang gender ni baby? Ang sagot dyan, guys, is hindi. Bali, we left it to the embryologist's hand. At alam kong nandyan si Lord at gagabayan niya yung embryologist. At ibibigay sa amin ang para sa amin. So, sa first transfer at sa successful second transfer, hindi namin pinili. Which, nag-research ako na pwede naman piliin kung lalo na kung may boys and girls ka, syempre, wala naman daw law sa US, so pwede kang pumili. Pero kami, hindi namin pinili. Ang nirequest lang namin at the day of transfer, bigyan lang kami ng envelope at i-highlight kung alin yung tin-transfer. Then, makikita naman namin kung alin dun yung gender ni embryo. So, pagka XX, it's a girl. At kapag XY is a boy. Share ko rin kung ano ang gender ni baby. At we are actually having a baby girl. So, baby girl ang aming baby number one. So, yun lang sa aking vlog today, guys. Thank you so much for watching. Mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and like my video, and I will see you on my next one. Bye!